Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ipagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang muka sa mundo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan nang sa gayoy, mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagbigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo
para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila. Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat na pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoong? Marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay, kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. Binabantayan nilang mabuti ang kanyang kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan,
Huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at dooy malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka umupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nagaanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa totoo lang, minsan magandang tignan na ang salita ng Diyos ay hindi lang nabibigay sa atin ng comfort, pero ang salita ng Diyos din minsan ay bumabagabag sa atin o humahamon sa atin. Sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ang hamon ho ni Jesus ay piliin yung pinakaabang upuan. E paano ngayon? Hindi ba karamihan gusto maging sikat? Gusto mapansin? Gusto maging viral? Kaya di ba minsan may mga nagsasabing, hindi mo ba ako kilala? Gustong maging sikat, makapangyarihan. Gusto may mga followers. Pero, ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na huwag na ising magpakataas, kundi na ising maging mababa. At di ba sabi rin naman ni Jesus sa Ebanghelyo, ang nais maging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang dapat magpakababa at maglingkod sa lahat. Kaya para kay Jesus, at pinapaalalahanan din tayo bilang kanyang mga disipulo, na ang pagsunod natin sa kanya ay hindi para maging mataas tayo, para hindi maging dakila o sikat, kung hindi magpakababa para si Jesus ang umangat. Hindi ba? Ito din yung sinasabi ni San Juan Bautista na ako'y magpapakababa para siya ang umangat. Kaya magandang paanyaya sa atin bilang Kristiyano na ang naisin ay huwag maging mapagmataas. Huwag maging sikat, kung hindi ang mas makilala ay si Jesus. Sa araw ding ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ni San Carlos Borromeo. Sino ho siya? Siya po ay isang obispo sa Milan. At siya ay, dahil sa magnanais niya na paglingkuran ang Diyos, bagamat galing siya sa isang mayamang pamilya, binenta niya ang lahat ng ari-arian niya at ang mana sa kanya at ibinigay sa mahihirap. At hindi lamang yon, hindi siya kumakain. Siya ho ay laging nagfa-fasting. At nung panahon na nagkaroon ng plague, imbis na magtago, mas lalo siyang pumunta sa kalsada para paglingkuran ang mga may sakit. Kaya siya ang naging totoo
bagamat siya ay may posisyon, siya ay makapangyarihan, pero pinili niya ang magpakababa. Pinili niya ang maglingkod. Kaya yung kanyang motto bilang obispo ay humilitas o humility sa Ingles, dahil pinili niya ang magpakababa, hindi ang umangat. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, sa ating pagnanais na tumulad sa mga santo bilang modelo natin bilang Kristiyano sa pagsunod natin sa Ebanghelyo. Hindi lang naman tayo ang sumusunod eh. May mga modelo tayo na mga santo na pinakita sa atin na posible, kaya at pwedeng sumunod kay Jesus sa pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Minsan hindi madali, pero sa paggawa natin ng hindi madali, doon tayo lalago. Diba? In challenges, we grow. And if we find God's Word challenging, that is where we grow as Christians. Kaya, ang halimbawa ni San Carlos Borromeo ay ang paalala that in the challenges of facing God's Word, it is possible, and in doing it, we can grow. Magandang panghabol sa kapistahang ito ni San Carlos. Siya po ang nakapag-isip na magtayo ng mga seminaryo para sa paghuhubog ng mga magiging pari. Kanya paanyaya ko din at imbitasyon sa mga lalaki na naririto, kung may mga kakilala man kayo, apo, pamangkin, kaibigan, o ang inyong anak, na isipin ang buhay pagpapari. O ikaw mismo, baka nag-iisip ka, anong nais mong gawin sa buhay? Baka tinatawag ka din ni Lord para maglingkod sa Kanya bilang pari. Minsan kasi pag sinabing magpapari, ha? Parang hindi natin maisip. Pero sa totoo lang, ang buhay pagpapari ay isang pamamaraan ng pagpapakababa para maglingkod. Kaya ba, baka meron sa inyo mga lalaki, may mga kilala, apo, kaibigan, why not consider serving God through the priesthood? Kung medyo nag-iisip-isip kayo, usap tayo, kapit tayo, pag-usapan natin saan ka dinadala ng Diyos. Kung sa buhay pagpapari at interesado ka, it starts with a simple attraction, a simple questioning. Baka yan ang simpleng pamamaraan ng pag-iimbita sa iyo ng Diyos at sabihin, halika, tinatawag kita, magpari ka. Magandang paanyaya ito sa atin. Si Brother EJ ho, naririnig ho ninyo. Sa katapusan ho ng buwan, siya po ay i-ordinahang diakono. Tumugon siya sa tawag ng pagpapari. Baka kayo din. Hindi mo kailangan maging malakas. Hindi mo maging kailangan maging matalino. Tama na yung pwede na. Nakalusot nga kami eh. Pero lahat ay grasya ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang pupuno ng pagkukulang. Pag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang pupuno ng pagkukulang. Kaya kung nag-iisip ka, ano yung buhay pagpapari na yan? Ano yun? Pwede ba ako doon? Oo naman.
Basta wala ka pang asawa, ha? Oo naman. Paano yun? Gusto mong malaman? Usap tayo. Gusto mong matuklasan ang buhay seminaryo? Usap tayo. Baka yun yung paraan ng Diyos para akayin ka sa buhay na nais niya para sa iyo. Buhay ng pagpapakababa, buhay ng paglilingkod. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating itugon, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna ng lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita.
Ipagkaloob mong dito ay aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo at sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan ng katawa at dugo.
Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, inumin, inihahain, dugo ni Kristong butihin, kinatihating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na amin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.